dahil sa isang babae na kinikilala ang husay sa sining ng tradisyonal na pagtatatu. Chao na rahurara ya makakato sabi, way hangun. Humigit kumulang 10 oras ang biyahe mula Maynila para marating ang bulubunduking probinsya ng Kalinga na kabilang sa Cordillera Region. Dito matatagpuan ang barangay ng Buscalan sa bayan ng Tinglayan. Mahigit 3 oras ang layo nito mula sa Tabuk na sentro ng Kalinga. Wangud Ogay ang kanyang pangalan, pero kilala rin siya sa tawag na Fangud. Mga linguistic variations siya eh. Ang Kalinga noon kasi dalawa lang tribo eh. So pag sinabing Wangod, alam mo kung anong subtribe o grupo ng mga Kalingang gumagamit noon. Tapos yung iba naman, Fangod ang tawag sa kanya. Kabilang si Apo Wangod sa Butbut Tribe. Isa sa kinakatakutang tribo noon sa may 30 tribo sa Kalinga. Yung mga taga-Kalinga kasi is known for their practice of headhunting. Yung headhunting kasi, it's a sacred ritual na they are trying to protect the community. Para makilala sa komunidad na siya ay nakapatay na ng ilang ulo at siya ay isang bayani at isang matapang na miyembro ng tribo, ay tinatatuan nila ang katawan. Pagkatapos ng halos isang oras na paglalakad, papanik, uphill, ay malapit na tayo. So, napakaraming mga nakapila rito ngayon. Napakalayo ng nilakad nila. Talaga napakatarik ng tinanik. Marami sa kanila galing sa Maynila, galing sa iba't ibang probinsya. Nagsimulang makilala si Apo Wangod sa buong mundo nang gawan siya ng dokumentaryo ng American anthropologist na si Lars Krutak noong 2009. Dahil dito, ang dating 30,000 turista na umaakyat ng Buscalan noong 2010, umaabot na sa mahigit 170,000 ngayon.